Hello guys, what's up? So nandito na naman tayo ngayon, syempre sa panibagong video. Ayan. So welcome back sa aking YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Madis Bike Shop. Kita niyo naman guys, oh. Oh, di ba? Ang ganda ng bike shop nila, oh, pang social. Biglang ganun, no? Magpa-bike check tayo na isa sa inaabangan kong bike. Kaya lang nakabili na ako ng bike eh, biglang ganun, no? Ang Pinewood. Ayan, so yung kulay-pula na yung ganda guys. So, pero may available din dito na gray na ganitong bike. Pinewood. Ayun, Pinewood Patrol na 29. Ganda nito guys. So, yan, oh. So wala na tayong intro. Diretso kagad tayo sa bike check nito. Okay guys, ha, yan natin yung pa-bike check. Kapakaganda nito guys. Talaga, promise. Nanginayang ako dun sa bike na binili ko. Hinihintay ko to eh. Ayan, biglang ganun, ano. Simulan natin guys ang bike check. Syempre sa kanyang frame. So yung frame talaga ako, unang-una na in love. Kasi tingnan nyo yung pagkakagawa ng frame niya, oh. Napaka-astig tingnan. Ayan. Dahil dito sa kanyang, hindi ko alam tawag dito eh. Itong pinaka-triangle dito sa may top tube na to. So yung iba na babike check ko guys, walang butas. Ayan, walang butas. Pero ito meron. Ayan, may butas siya rito. Tapos may pa-curve na rito. Ayan. So ito yung talagang takaw pansin sa akin nung nakita ko tong frame na to. Ayan, ang ganda, oh. Guys, hindi tayo smooth welding, ah. So magmumukha lang smooth welding kasi glossy yung pintura natin. Napakaganda na pagkakapintura nito. Pag tinignan mo siya guys, oh. So akalain mo siya smooth welding. Ayan. So dito ganun din. Hindi rin niya smooth welding guys, oh. Pero ang haba nung relasyon ni top tube saka ni down tube. Kita nyo naman, oh. Haba, oh. Biglang ganun relasyon, eh, no? Haba. At ICR tayo, guys. Isa rito. Tapos, isa rito. So, kaya nakikita nyo na walang laman to. Kasi naka 1x lang tayo, guys. Ayan, oh. Ayan. Yung nakikita nyo yung kable dito na dumaan sa top tube, kable yan ng preno. Papunta ron. Ayan. Kaya nakalagay ang preno dito sa taas ng seat stay. Kasi mababa nga yung ano, ibinaba, 'di ba? Ibinaba ito. Kaya wala na siyang paglalagyan dito, kaya nasa andun na siya sa taas. Ayan. Oh, 'di ba? Oh. Tapos dito, napakalinis nung pang pinaglalagyan ng dropout niya. So, yung iba kasi, 'di ba nakikita natin, may paganon pa siya. Ayan, may paganon. Ito kahit papaano magkadikit na siya. So, 'yun yung mga dahilan bakit naaastigan ako dito sa frame na 'to. Ayan. At may makikita ka dito sa chainstay na Alloy Al Patrol. Ito, water decals talaga to guys. Ramdam na ramdam ko kapag kinapa ako to. Ayan, oh. Ang ganda ng pagkaka decals dito guys. Pulidong pulido yung pagkaka decals. O, kita nyo naman, oh. Di ba? At dito sa seat stay, ganun pa rin, water decals pa rin ito. Special alloy manipulation. Mahabang lining na item. Ayan. Sa top tube, ganun din. Water decals din yan. Yan. At sa ibabaw, may makikita tayong model na Patrol. Pinewood, style and design. Yung warning guys, hindi ito sticker. So, forever na kayo magkasama ng warning na yan. So, basahin muna bago mag-ride. Para sa safety na rin ninyo. Yan. At dito sa down tube, Pinewood. Ganda guys, oh. Talaga sarap hawakan. Ramdam mo talaga yung pagkaka-decals niya. Then sa ilalim, ayan, Pinewood din. Ganda, oh. Oh, di ba? Napaka detalyado ng decals niya, guys, promise. At dito sa ating seat tube 29er size 15.5, small. Small lang ating frame. Ayun, guys, so pag nilapitan ko talaga pulidong-pulido yung pagkaka-decals niya, oh. Ang ganda. At dito tayo ngayon sa head tube. Ang head tube niya, guys, tapered. Ayan, nakikita niyo, guys, oh. Walang daya, ah. Walang daya tayo. Taper dyan. At meron tayo nakikita dito na cup ng bearing. Yan, oh. Palagay ko ano to, guys. Wala. Siguro seed na to, guys. Palagay ko lang, ah. Tapos, meron siyang pine wood dito sa head tube na decals din. Ayan, oh. Yan. At tingnan natin yung fork. Palagay ko tapered yung fork niya, guys. Ito kasi, oh, ang lapit niya dito sa pinakadulong labas nung head, nung ano, bearing cup.
So palagay ko tapered to. Hirap silipin guys kasi nasa pinakaloob eh. Ayan. At nandito na rin naman tayo sa suspension fork. Naka-air fork tayo guys. Ayan kita oh. Ayan. Ang astig talaga guys. Ang ganda nung ano niya oh. Nung pihitan. Ayan oh. Ang ganda promise. Alloy to. Ayan. LC lockout. Eh, hindi ko alam yung LC guys. LC lockout. Cartridge lockout nakalagay. Ayan. Sa kabila, yung air valve cover. Ayan. Ayan. Ayusin natin yung camera guys. Air valve cover. So, nandito yung air valve. So, dyan natin lalagyan ng hangin. Ayan. Mukha siyang valve ng bike. Anong interior. Pero, may talagang pambomba nito. Ayan. Alloy yung ating crown. Alloy yung arc. Yung lower natin, alloy din guys. Merong nakalagay na Odin. Uding. Uding ba? Uding. O, tama. Uding nga. Uding. Uding UD32. So, 32mm siguro yung kapal ng ating lower. Nagawa sa magnesium alloy na may nakalagay na 29. Quick release ang ating air fork. Gold ang kanyang stanchion. Palagay ko guys, 120mm to. At meron ditong rubber na indicator ng iyong pagkaka-bounce-bounce. Ayan. At syempre may warning dito. Cross country all mountain. So nakalagay dyan downhill remodel 4 times dirt jumper. Ayan. Ang by the way, ang air fork nga pala guys, meron niyang recommended PSI. Depende sa iyong bigat. Ayan, meron ditong chart 140 to 160 yan. So check nyo na lang kung ano yung bigat ninyo. Then yun yung recommended PSI kung gaano katigas yung fork. Ayan. At dito tayo ngayon sa hubs. Tingnan natin yung hubs. Yung hubs niya guys, walang tatak. Ayan. Pero alloy. Alloy Lodi. Ayan, di ba? Alloy Lodi ang ating hubs na all black. Tapos silip tayo ng bearing. Silip tayo, silip. Ay, di ko masilip guys eh. Nakatalagang ano to. Ayan. Di ko masabi kung silt or bearing type to guys. Pa-comment na lang sa comment section guys kung meron kayo nitong bike, kung nasilip nyo na to. Hindi ko talaga siya masilip eh. Ayan. Quick release ang ating hubs. Then bilangin natin yung tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bilangin nga uli natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 36. Tama? 36 holes. Ang ating alloy na hubs na quick release na walang tatak. Ayan, palagay ko ito guys, ano to? Bakal. Ayan, bakal ang ating spokes. Tapos, double wall alloy na rim na 20mm. Sabi nila guys, reflectorized daw itong ganitong design ng rims. Ayan, pakicomment na lang ako guys kung nagkaroon kayo ng ganitong rims. Pero base sa ano ko, reflectorized daw yan sa gabi. Biglang ganun eh. Siyempre, meron bang reflectorized sa umaga? Ginagawa ganun, ano? At wala rin tatak. Yung ating rims, oh, wala. Wala siyang sticker. And then, ang gulong natin ay gawa ng compass. Ayan. May gulong ka na, may compass ka pa. Hindi ka maliligaw pag ito ginamit mong bike. Biglang ganun. Ang size, tingnan natin, hanapin natin ang size. Ayan. Ang size, 29 by 2.10. Ayan. Ang lalaki ng ano niya, guys, oh. Yung spikes ba tawag dito? Lalaki oh. Palagi ko pwede na to sa trail. Ayan. At syempre sa kabila punta tayo. Ganun pa rin. Hubs na alloy. Ayan oh. Alloy Lodi. Then bilangin natin ang spokes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 36 holes din kagaya sa harap. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na may design na ganito. Naka-uka nga pala yan guys ah. Parang hinukay itong ano nito, itong pinaka silver nito. Ayan. Double wall alloy na rim, compass na gulong na ang size ay 2.10 by 29 or 29 by 2.10. At ito kagandahan nito, guys, promise. Naka Diore. Ayan. Naka Diore na RD. Ganda nito, guys, oh. Yung Diore na model niya, yung walang clutch ba tawag doon? Yung may ginaganon, binababa. Para hindi siya mag-slap ba tawag doon? Chain slap. Ayan, wala siya. Diore na bilangin natin ng speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 speed. Ayan, laban na to guys. Ang ganda nito.
Diore na oversize. Itong guide pulley. Yung guide pulley niya, oversize. Tingnan natin yung tension pulley. Yung tension pulley niya, guys, parang standard size siya. Yan, no? Standard size. Yan. Palagay ko, alloy to. Tapos yung guide, plastic. Yan, nakalagay nung may Shimano. Yung ganda nito, guys. Tapos ang cogs niya, tingnan natin kung anong tatak. Masisilip kaya natin. Sunshine SZ. Ayan, guys, ang galing na nating manilip. Ayan, ha. Cogs lang ang sinisilip natin, guys. Masamang manilip ng iba. At ang teeth niya, 11 ang pinakamaliit. Then, 42 ang pinakamalaki. So, laban to sa bundok, guys. 10 speed, 11, 42. Siyempre, Diore yan. Sarap gamitin yan, no? Promise. At ang kadena natin, uy, may gold. Silver gold. Yayamanin. Biglang ganun, ano? Tech power. Parang may lang kalagay tech power dyan. Ang ating kadena. Uy, yayamanin. May silver gold na. May silver ka na. May gold ka pa. At dito sa ating crankset ay pine wood. Hollow tech. Ayan, may butas, oh. Tingnan natin kung may lagusan. Ayun, may lagusan. Ayan. O, di ba? Alloy ang ating crank carbon, ha? 70mm. Ayan. Tapos, alloy na 6061 T6 ang ating chainring. Narrow wide yan. Tingnan natin. 104 BCD. Ayan, 34 teeth. Ayan. Ganda nito, guys. Promise, oh. Tapos, syempre, hollow tech ang ating ito, bottom bracket. Ayan. Hindi ko makita kung natatak. Pero palagay ko, pine wood din yan. Ayan. At ating seat clamp. Ang seat clamp natin ay alloy. Alloy, lodi. Ayan. Pine wood na seat post. 31.6 to. Mataba. 31.6. Palagay ko, 350mm ang haba niyan. Tapos may dalawang bolt. Ayan. Ito yung pang clamp type niya. Ang ganda nandito. Oh. Ang pedal niya alloy, guys. Alloy, malapad. Lapad nito. Tapos bearing type. Yan, bearing type pa. Ang upuan niya, may tatak na pine wood. May pula rito. Makapal yung foam niya, guys. Kapal, promise. Yan. Hindi naman mahaba, hindi maikse. Tama lang to. At ito medyo flat. Medyo flat yan. Ito mababaw ang kanal. So may bababaw na kanal dyan. Dadaan pa rin ang ihi mo dyan. So hindi mo na itataas yung foot mo. Hindi ka na may iwan na mga kasamahan mo, pag nagpaalam ka umihi, umihi ka na lang habang pumipital. Ayan, o, dadaloy na rito yan. Ah, di ba? At dito tayo ngayon sa handlebar. Handlebar niya, guys, 800mm ang haba na may tatak na pine wood. Ayan. Medyo straight to, straight. Ayan, straight. Straight bar. Tapos itong stem natin, walang tatak, guys. Wala, oh. Palagi ko nasa 50mm to. Or 40. Ayan. Tapos, ang headset natin ay Genie. Genie ba? Genie. Genie. At meron tayong spacer dito na dalawa. Ayan, dalawang spacer natin. Ang dust cover natin, alloy. Alloy, lodi. Ayan, Genie din ang ating dust cover. Yun ang ganda. Siyempre, ang ating hydraulic brakes ay gawa ng Tektro. Ayan, matagal-tagal kong hindi nakakita si Tektro, ah. Iilan-ilan pa lang ang bike na nababike check natin na gawa ang Tektro. Ganda nito, guys, oh. Palagay ko, two finger to. Ayan, two finger nga. Sukatin natin. Oh, two finger. Sarap gumamit ng two finger. Lalo, syempre, pag one finger, di ba? Syempre, sa kabila ganun din, Tektro. Ayan. At ang ating FD ay Shimano Diore na 10 speed. Ayan, ganda nito, promise. Ang handle grip natin, rubber na mayroon dalawang lock. Magkabilaan yan. Sa loob at labas, magkabila, may lock. Tapos, goma ang ating end cap. Ayan o. Goma to, goma. Ayan. Punta tayo sa caliper. So guys, ito ang ating brake caliper. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung frame niya, nilagay sa ibabaw dito kasi wala siyang paglalagyan, no? Masyado ng maliit dito. Ayan. Na naka-IS mount. Pero ang ganda talaga ng pagkakapintura, guys, hindi ko talaga mahalata na hindi siya smooth welding. Ayan, no? O, di ba? Ganda, IS mount siya. O. Tapos, syempre, Tektro na caliper. Tapos, ang ating rotor, walang tatak, 160mm na rotor. Ayan, ganda nito, promise. O. Syempre, sa kabila, ganun din, Tektro na
post mount naman. Kasi ang alloy ang ating lower. So kaya naka post mount yan. Syempre gawa pa rin yan ng Tektro at 160 mm na rotor. Ayan. At ito yung kabila ng crank set. Ayan, pine wood. Plastic yung kanyang ano guys, guys, lock ng crank arm. Ayan, plastic. So palagay ko guys, wala na akong nakalimutan dito. Ang ganda nito, promise talaga oh. Sulyapan uli natin. So guys, ayan yung ating bike check. Ayan oh, ang pinapangarap ko dati na Pinewood Patrol na 29er Diore 10 speed at Tektro na hydraulic brakes. Ayan, nagkakalaga nga pala to guys ng 20,500 pesos. Siyempre dito lang yan sa Madis Bike Shop. So by the way guys, meron pa nga pala tong freebies na Aerowick helmet. So ang ganda ng helmet guys. At tumatanggap sila rito ng nakalimutan ko na, nasa harapan ko na, di ko pa mabanggit. Home credit. Ayan, sa mga naghahanap ng hulugan na bike na pinapangarap mo, kayang-kaya mo na yung makamit sa pamamagitan ni Home Credit. Biglang yun, ano, pinaroom si Home Credit, ano. Ayan. So may installment sila rito. Yung installment na price, base yun sa bike na kukunin mo. At meron din sila rito na credit card. Ayan, so bank transfer, etc. So pwede rin mag-cash. Kung may pang-cash, biglang ganun, ano. So hanggang dito na lang ang ating video, guys. Ayan, by the way, may binobo nga pala, oh. Ganda nito, guys. Ayan, oh. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo kung nasasabi ninyo dito sa bike check natin na Pinewood Patrol. Ayan, so pag nagkaroon ka na ito, malamang malayo ang mapapatrol mo. Biglang ganun, ano? At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos. Hanggang dyan na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Ayan, oh.